Congratulations muna sa inyong lahat. Ang tanong ko para kay Rose Van, unang tanong, ano ang reaction mo ngayon na pinapanood mo sa malaking screen ang produkto ng ginawa mo, including all those sexy scenes, etc., etc.? Kinabahan ka ba o nailan? Well, actually po, first movie na sa ulo ko na pinanood ko sa screen. So, first time ko talaga to. Kaya yung taba ko as in, at the same time, yung genre pa parang, di ba, sexy talaga. Pero yun nga, chinat ko nga kahapon si Marco. Sabi ko, Marco, papanoorin ko na ba? Or ito na lang sa screening kasi baka hindi ko kayanin. Sabi niya, ano ba? Hindi na lang natin panoorin. Pero pinanood ko na kasi yun nga, since first time ko talaga, kaya baka ano, para maano ko na yung pakiramdam ko. So ayun, sobrang happy ako and thankful. Happy and pero mukhang na-enjoy niyo naman. Na-enjoy niyo po ba? Sana lang gustuhan niyo yung movie. Ayun po. Thank you so much. Follow up ko sa'yo. Doon kasi sa movie, mayroong issue tungkol sa hindi natin tanggap yung personality mo or yung ganda mo. Sa personal na buhay ba, dumaan ka sa ganung point na hindi ka gandang-ganda sa sarili mo, na wala kang self-confidence, na wala ka ng self-esteem dahil sa itsura mo? Well, opo. Especially na nagsistart ako. Kasi that time, medyo bata pa ako, so parang mas... Ilang years ago yun? Nung mga ano po, nag-start ako as pop girls, nung mga 13 years old. And you are now? 26. Ano po. Yun, kasi that time, syempre nung nag-start ka, medyo mahirap talaga pumasok sa industry. Lalo na po before, ha? Hindi po katulad ngayon na medyo kahit papano, mabilis. So dati parang, yun, dami kong iniisip kung magsistop na ba ako or ano bang kulang sa akin. Parang everyday, lagi akong meron pinaprove sa sarili ko na ano pa ba ang kulang. Actually, dumating nga ako sa point na before na talagang pumunta pa ako ng Viva kina boss na parang nasabi ko na talaga yung ganung part sa buhay ko na ano pa ba ang kulang, ano pa ba yung mali na parang... Kasi may mga ganun eh, syempre tayo hindi naman most of the time na malakas yung loob natin na parang pag nireject tayo, okay lang. So, pag sunod-sunod kasi medyo mabigat talaga. So, naramdaman ko din naman yung ganung feeling na sa buhay ko. I think lahat naman ata tayo nakaka-feel ng ganun. So, after tonight, yung 13 years ng journey mo bilang artista ay masasabi mong worth it naman? Well, yes po. Especially sa movie na to. Parang lalabas ko na 100%. Hindi naman. Alam ko meron pang ilalabas. Pero talagang binigay ko yung best ko po dito sa movie na to. Especially, gusto ko din naman na ipaglaban yung mga work na ganito, yung katulad kay Salome. Come girl. Oo. So, yun po. Congrats at ang galing mo. Thank you. Thank you very much. That was Leo Bukas of Push. And at this very moment, we will allow only one question for press. Thank you very much. Sexy movie, sex films, ang iba nga. Iba't ibang klaseng sexy na rin. Pero iba pala, pag babae ang nag-direct, no? Yung sense ni Gidi, lahat ng mga, para mas intense pa nga, mas ramdam yung, ano ba sabihin, yung Elia Factor. May feelings, gano'n. Saan galing yan? Direct ko kasi alam kung nakagawa ka na before pa ng mga mas matitinding project, no? So, first time kong napanood, humingi ka ba ng advice sa mga producers mo kung paano ba gumawa ng gano'n katinding love scene? And, paano pinaganda natin? First question, yung for the film, I approach it kasi na not as a sexy film necessarily. Mas conscious po ako na ikwento yung story. Kasi very sensitive. I mean, very tricky ikwento. So, I was more focused on trying to get into that space na wherein I get to give justice to the script. Of course, no? Ni Pam.
into the story na tinulungan din kami ni Salome and of course other cam girls na research namin. No? I think that is more important as in terms of process for me. In terms of yung approach to the sex scene, ang pinaka, for me kasi kailangan nararamdaman ko, madali kasi makita at makakita ng hubaran, pero yung makaramdam ng kung ano man yung dapat mong maramdaman at that, yung feeling mo nasa loob ka ng eksena. Lagi yun yung hinahanap ko, yung feeling ko nasa gitna nila ako. Parang gano'n. For me, yun yung hinahanap ko when I shoot yung mga ganito. Kasi, it's not really, yun nga eh, kasi hubaran hindi naman po siya kakaiba. You know, nudity naman po, we see it everywhere. Pero yung emosyon, yung feelings, o libog man, mas, yun yung mas for me importante in terms of capturing. Of course, yung visuals din, of course, syempre kailangan umaayon din to the story and all. Meron din po ako nagawa my first film, Nilda, short film sa Urian. That was also an erotic na coming of age, pero medyo experimental. So, very early on in college, medyo malaki po talaga yung, medyo na pasok ako sa mundo ng, parang medyo for a time na obsessed ako sa mga eroticas, ng mga European eroticas, ganyan. So, medyo, yun po, yun in terms of influences naman. Ayun, parang kasi, actually nagulat ako ah. And then, congratulations, exacto, direct, ganun din yung naramdaman ng mga kaharap ko dito, ng dalawang so maraming salamat. Good luck. Thank you very much. That was Donna Termina of Abata News Online. Up next, we have Ms. Aster Amoy of People's Journal, Malaya, and Showbiz Portal. Hindi ako sa Malaya at saka People's Journal, PM. PM and TikTok, Ms. Yes, Aster. Yes, thank you. Ang hirap kasi isang question lang. I don't, hindi ko tuloy malaman kung sinong itatanungin ko lang. Siguro this time, yung tatlong director. Direk Antoinette, you are also a storyteller, tulad ni Direk Joy, and of course, si Direk Dan, being the producers also of this movie. Kayong dalawa muna, bago si Direk Joy. Were you satisfied with sa ginawa ni Direk Joy? And then si Direk Joy, Joy naman, anong discoveries mo doing this movie? Especially, I think this is the first time that you've worked with them. Ako nung pinitch pa lang ni Joy sa amin, before we pitched it to Viva, and pagpili din niya kay Pam as writer, parang nakita ko na ibang klaseng kind of discussion yung mabibigay ng pelikula. Siya yung pumili kay Pam to be the writer. So, it's about Kitty K7, a cam girl, a woman, and it is written by a woman and directed by a woman. And yung tinatakal niya kasi sex work, and very tricky na subject siya. And I think napakita sa pelikula yung ako personally, I believe that sex work is work. And cam girls and sex workers deserve protection. So, ito yung parang sa start pa lang, magkatulad na kami ng ano yun, ng pananaw ni Joy, tsaka ni Pam. And sobrang na-appreciate ko na sobrang dami nilang interview with Salome. Kasi nakikita ko sila sa iba't iba. Minsan may emergency meeting sila para lang i-check. Tama ba to? Ganun. Kasi parang sobrang sensitive nung issue na kapag meron kang sinulat na eksena na makaka-hurt sa mga cam girls or sex workers, yung binild nila na script, mawawala ng saysay kapag hindi siya from the perspective of a real cam girl or sex workers. For me naman, una ko nakilala si Pam, kasi si Pam was my batchmate in Cinemalaya. Actually, her short film won that batch. I think, tama. So,
So si Pam, matagal ko lang gustong maku-work kasi alam ko how brilliant of a filmmaker she is. Tapos si Joy na actually nagsimula lang yung usap namin sa isang inuman, random inuman sa taong bayan. Tapos lumalim yung usap and nakagawa tayo ng pelikula minsan, ganyan-ganyan. Tapos nung nag-open pitches yung Viva for sexy film, na isa si Joy sa mga naisip ko. Kasi gusto ko kung may gagawa ng pelikula na sexy, klaseng pagkakagawa. Plus, iba nga yung perspective pag galing sa babae. As opposed to, halimbawa, ako yung nag-direct. Iba yung touch ng babae na babae director, babae writer, and even our cinematographer, Gaga, did a wonderful job. So yung mata din ng cinematographer, napakalaking factor kung anong nakikita niyo on the screen. And so personally, I'm very happy with the output and the process that Direk Joy, Salome and Pam went through to the research. Kasi kami ni Tonet, personally sa Project 8, gusto namin ng material na para kami pinaglalaban. And dito pinaglalaban natin yung rights ng sex workers. Na dapat, yun nga, hashtag decriminalize sex work. And like what I said sa PressCon, kung kukumpara natin tayo sa bansa natin to somewhere like Amsterdam where sex workers have rights and they have, kumbaga, they have testing, alaga sila ng government, and they also pay taxes. So, parang, ano pa lang eh, yung may statement na siyang sinasabi. So, the fact na ganun, happy na ako na sa pelikula. And watching it through editing, best ko na napanood yung pelikula in so many stages. I am so very happy to have worked with Direk Pam, Rose, Marco, Salome, Direk Joy, and of course, Miss Dolly. So, ayun. So, nagpapasalamat ako sa kanilang lahat for this film. Thank you, Direk. Yung experience na to, sobrang, I guess, first time ko rito go through this kind of process because siguro we know coming into the project na may cause na kailangan may vision na kailangan maikwento talaga. And it's not just for us but for mga cam girls, sila Salome. And then everything sort of opened up once we go deeper, once I met Salome and, you know, actually talked to her na normal. You know, and then thankful din ako kala Dan and kala Tonet for helping me out in the process of making this film. Kasi hindi talaga siya an easy one, sabi nga nila. Pero I think going through the process, especially kasi I was so conscious din of how to treat the actors, especially sila Rose and sila Marco. And alam ko kasi na, you know, the scenes are not gonna be easy. So, with the help of everyone, yung mga assistant directors namin, sila Renz na nandito, sila Kara, talaga we really plotted a way na ma-execute yung shoot na they feel comfortable. As in, yun yung isa sa pina. As in, even Renz asked, you know, and we asked them to do a meeting just to lay out a storyboard for all the sex scenes. Kasi ayaw namin ma-feel nila na pagdating nila sa set, doon pa lang nila malalaman kung ano yung mangyayari. So, ganun po yung importansya na ibinigay namin. For respect, you know, and to the process and to the actors. So, very, very interesting process and experience for me po. Thank you. Thank you very much, Ms. Astor. Ang mga Pia mentioned. No, since we're going to have a big question. For Ms. Salome, okay. From the perspective of, from your perspective, no, Anna, we'd like to hear your verdict about the movie and the performance of Rose. Uh-huh. At ano yung masasabi mo na ikaw ang expression ng pelikula nito? Go ahead. Sorry. I'm so overwhelmed. You are? Yeah, I am. And I didn't, like, going into this, I was like really happy that my input was sought because it's really important that my work and yung humanity ng sex workers was represented yes. fairly.
And I feel like parang yun yung pinaka na communicate ng film sa akin. Na yes, we are human. Like we are putting out a commodity that is very wanted. Like sex, like everyone wants sex. Everyone wants to see sex. Everyone wants to make porn. Pero a lot of people really forget that it comes from a real person with emotions. And yes. Parang, sorry na, overwhelmed talaga. like, parang, like, I thought that it was important rin that it was shown the dangers that we face and yung illegal nature niya and the harassment that we face from our followers and fans and the people that we meet on the street and how badly stigmatized it is that the stigma actually, like, rips families apart. It did for me. Like, I was actually really surprised how much of the details of my story made it into the film, especially the scene where, you know, like I started exploring my sexuality with the photographer as well, and the way that parang naghiwalay kami ng nanay ko, ganun na ganun. I don't know how much of it. No, I don't know how much of it I shared with Pam, but I was like, yeah, it is that painful. Okay. And you know, like it's so important to me that this film is out there and is telling everyone like how na meron kaming humanity that people often forget. Yes. Because there's they always feel that there's a separation between the product that we put out versus you know like us as the worker. So ayun rin, and it's really important rin to me that na yun yung naging goal ng film to push for the decriminalization of sex work. That is what we are pushing for talaga, especially the org that I'm in. I belong to the Philippine Sex Workers Collective, and activist groups formed by sex workers, yun talaga yung goal, decriminalization. So yeah, it's really important to me, and I'm grateful. Thank you. Okay, Ms. And finally, what do you think of the performance of Rose? It was really moving. the performance of the two leads was really moving and really it really tugs at your heartstrings, I believe. So yeah, thank you. Okay. And finally, if I may, we'll ask a rejoinder from Rose now. Kung ano lang sasabihin niya sa sinabi mo. Sinabi ni Salome sa akin. Sir Margie talaga. Well, first time kasi kami nag-meet ni Salome in person. Lagi kaming Zoom lang. Well, sana nagustuhan mo yung movie. Sana, yun lang naman yung lagi namin pinag-uusapan din ni Derek before namin gawin tong film. Parang importante talaga na ma-feel ng mga tao yung pelikula. And yun, sana kahit papano na pakita namin sa movie na to talaga yung, alam mo yun, yung na-feel nyo sa gandong work. So, yeah, thank you. Congratulations. Thank you. Thank you very much. That was Mr. Mario Dumas. Well, but si Pai Roque, Salome, Rose, Mark, and pwede kay Miss Dolly din. Okay, times are hard or times are changing. Mm-hmm. Is it gonna be love or career and why? Wait. Who's gonna go first? Who's gonna go first? You go first. Well, before talaga, nung bata ako, parang lagi kong iniisip, kailangan career. Well, yun naman talaga pag medyo bata ka pa, syempre, iniisip mo lagi yung future mo. Diba, kung saan ka pupunta, kung ano yung mga bagay na kailangan mo. Pero once naman na feeling mo na nakukontento ka na, and nagiging happy ka na, parang dun ka na darating sa point na pipiliin mo na yung bagay na nagpapasaya sa'yo. Which is, ako, feeling ko sa age kong to, mas, alam mo yun, mas nandun na ako sa kung saan ako masaya. Ayun. Love or career? Well, I thought I was going to go for love, but I guess I'm going to go for career. It's not like I have an option. No, I think, definitely, I think this is the time for me to focus on career. Work, work, work. Grind, grind, grind. You know, till the end of the year. Yeah. What about you, Rose?
kailangan pumili, hindi ba pwedeng pareho sabay? Ang difference lang kasi, pero valid yung question nyo, kasi yung ano, si Krishna kasi pinapapili niya eh. Pero pag umabot na tayo sa point na pinapapili na tayo, ay di iwan na yan at career na. Salome? I feel like if you have a partner, a romantic partner, meron kayong sarili-sariling boundaries and intimacy thresholds, right? And yeah, I do accept that a lot of people still believe in monogamy, and I understand that it's gonna be hard for partners of sex workers to, you know, to essentially to share their partners with the rest of the world, especially people who are performing in pornography like me. And I was faced with that kind of question in my past rin. And yun nga, like, I really thought that that was like a really important conversation that I had with my then partner that was really well represented in the film. And you know, like, the choice that I made then was that I unahin ko muna yung career ko, because this career, tama rin yung sa film na this career, being in sex work, gave me, you know, like, it made me realize my worth. It gave me confidence, and it gave me financial stability. Like, what more can you ask for from a job, diba? And yeah, I would choose that. I've fallen in love with my work. My work is my partner. So yun po, career. Of course, Jean, that's what matters. Kinabahan po ako bigla. For me po, I will choose both, because I love my career, and kakaririn ko po ang love. That's it for me po. Thank you. That is a question from Mr. Robert Ricky. Good evening, everyone. Yeah. No, tanong ko lang kumbaga kay Rosa, kay Marco. Kumbaga dun sa nangyari, dun sa mga eksena niyo, what do you think is the most difficult eksena na ginawa ninyo? Kasi napag-usapan before, yung Asian position, di ba? So ngayon ba yun pa din? Or parang nung napanood niyo, ano yung nakita niyo na pinakamahirap yung ginawa? I think the hardest part was watching it. I think, to be honest. I think honestly, it was really harder for me to watch it rather than doing it, because when you're doing it, you're thinking that it's work. Aside from the moment, you know, you try to put your emotions in, but yeah, I don't know. For me, it was really watching it. How about you? Well, aside dun sa ano, Asian position, siguro nga yung sariling ano natin, no? Scene. Yung nagsasarili tayo. Yung sa video po. Yeah. Yun. Yeah, naalala ko pa nung time na yun, sabi ni Marco, "Uy, Rosa, itulungan mo ako mamaya, ah." Sabi niya, baka kasi yung magsasabi ng lines mo, yun yung maiisip ko habang ginagawa ko yung scene. So, noon time na yung sabi ko lang, okay, pero hindi naman nangyari. So, sino nagbato ng lines? Si Dennis. So, siya yung iniisip mo noon. So, yun ba? Thank you. Congratulations. Thank you. Congrats, Jin. May moment ka rin dito. Thank you po. Hello. Good evening. My question is for the two, no, kay na Rosa, kay Marco. In doing the intimate scenes, paano nyo naalis yung inhibition nyo sa sarili nyo and para maging comfortable kayo sa isa't isa? I mean, just a couple of glasses of wine does the trick, you know? No, but a lot of workshop. We did how many sessions? Five? Six? Yeah, we did five or six sessions, and previously than that, we knew each other. So, I don't know. I think, to be honest, she was more the one throwing herself out and talking to me more. Because I feel, right? Am I wrong? No? Yeah, I mean, yeah. I think she was really the one breaking the ice. And it turns out to be, you know, good, actually. And the movie, it turned, you know, the camp, yeah. Okay, I'm just, yep. Got in the loop. All right. Siguro, ano,
Siguro, kasi noong time na nagsushoot kami, pag nakikita namin sina Direk and yung mga prod, na sobrang, alam mo yun, binibigay nila yung 100% nila habang nagsushoot kami. So parang, ang bigat eh, ang bigat pag hindi na namin ginawa pa ng maayos yung eksena. So, ayun, feeling ko nandun kami sa ano momentum nung shoot. Talagang every, pag nagtitake kami, in character kami dalawa. So, yun. And siguro yung pangungulit ko minsan kay Marco, kasi si Marco minsan seryoso, ganyan. Mga random kulit ko lang sa kanya, siguro nakakatulong. Yun po. Thank you, Anna. Thank you very much. That was Bernard Santos of My Movie World. Up next, we have... Naguluhan ako dun sa isang ano. Yung isang linya na it's... Yung linya na parang ano, hindi pera ang dahilan kung bakit ginagawa mo yun, kundi parang you just want to yourself, parang ganun. Tapos ngayon lang ako nakakita ng ano, ng story about sex workers na kumbaga may pera, yung working on a regular job and then doing it for... yung sabi mo, you want to show love for yourself. Parang hindi ko siya ma-reconcile. Siguro para kay ano na lang, kay... Salome po. Salome. Yun. Hindi ko ma-reconcile na hindi dahil sa pera. Pero yung ending, parang sa pera. Parang para sa pera na rin ang nangyari. Gusto ko lang i-establish ha na tama yung sinabi mo, like it's hindi lahat ng kinds of sex work ay makakapag-flourish financially the same way that content creators, cam girls, porn performers do. There are many different kinds of sex work and there are some kinds of sex work that earn more than others. And I'm very privileged to be part of, to be the kind of sex worker that earns enough for me to establish myself and make a living. Now, dun naman sa parang na hindi dahil sa pera that I find that I and other sex workers who like their job, it's very possible for us to find fulfillment. And lalo na for camgirling and making content in particular, because it is a creative endeavor. Like Kitty is very creative. She's an artist, and actually, like part rin yun ng background ko. I am an artist. Yun yung tinapos ko in college, and parang yun yung kind of fulfillment that I get from my job. Like I get many different kinds of fulfillment from my job. Like I get creative fulfillment. I get to be creative. I get to be an artist, and what else? And yeah, like if you are the kind of sex worker that takes pictures of yourself, makes content of yourself. Parang ano eh, like when you see yourself in a different lens, tama yung parang transformation na pinagdaanan ni Kitty, na the moment that she sees herself in her pictures, she sees her beauty, she sees her worth, and the fact na nababayaran siya for it, it's a really important and transformative process. So ayun, I hope that answers your question. Yeah, thank you very much. Hindi naman second question to. Gusto ko lang i-congratulate si Miss Dolly De Leon for your yung honors na dinala mo sa Philippines sa iyong Cannes film. Maraming salamat. Okay, moving on. Let me call in. Hello. Good evening. Thanks for the visit. Ganun. Good evening. Question lang, gusto ko lang malaman kasi baka nasa maling industriya ako. Kaya ba viable yan? Hindi ang pagiging camera. I mean, sa pelikula kasi, the character Rose was able to invest in a condominium, in a car. Uh-huh. So are those things really possible with the kind of work? Uh-huh. Gusto ko lang really share, like tama yung, katulad yung sinabi ko kanina, there are many different kinds of sex work. And I should put it out there talaga that not every cam girl or not every content creator, not every porn performer who chooses this career, lalo na ngayon na lahat kami independent eh, lahat kami self-made like Kitty, hindi lahat kami nakaka-achieve ng ganung classic success. It still depends
a lot on the existing capital that you have. Like si Kitty, maganda siya. And she's very conventionally attractive, and yun yung mga hinahanap from content creators like us. So it was it was easy for her to be able to show her face, and parang all of these factors nag-contribute siya dun sa success, sa financial success ni Kitty. And hindi naman lahat ng sex workers may ganong klaseng capability, may ganong klaseng kapital. Meron sila, hindi lahat meron kapital to buy equipment, di ba? And hindi lahat creative and social media savvy. So hindi lahat nagiging successful. Like, there are many failure stories in sex work. Hindi siya stable na trabaho. And hindi ensured ang success in this kind of industry. So, ayun. Maswerte lang kami ni Kitty na nag-flourish kami. Kasi yun yung parang aligned siya with our passions. Pero hindi yung universal na experience of sex workers. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you very much. That was Sir Neil Ramos of Tempo. Our next question will be coming from Sir Joey Sarmiento of Remate. Hi, good evening. Kanina may naalala akong line sa movie na parang sinabi niya sa mother and si Rob na say na parang that job, Cam Girls, is like a dirty job, parang maruming trabaho, sinabi ni Dolly dun sa eksena. So gusto ko lang malaman, since si Rob and si Marco gave life to the role of a Cam Girl and ikaw being the client. So sa sariling pananaw niyo, is it really a dirty job? Kasi medyo, it's a cross eh, di ba? Between the, you earn money and then at the same time, you're exposing your body to it sa internet. For me, hindi. Kasi parang, since kami artists ngayon, kapag iniisip namin ganun, parang ganun din kami. I mean, parang edi dirty din kasi syempre kami parang nagpa-portray kami ng character. Eh, ibig sabihin, parang ganun din. Sa akin kasi, hindi ko siya nakikita ng ganun. Well, open kasi ako, open-minded ako sa mga ganun klaseng bagay. May mga iba't-iba tayong opinion sa mga bawat sitwasyon. And ako naman, open ako sa ganun. So, kung, for me, kung saan ka lang talaga komportable, kung saan bagay ka masaya, and, alam mo yun, kung hindi ka naman nakakaano ng ibang tao, well, yun nga, sa country lang talaga natin kasi yung medyo hindi pa talaga okay. Pero sana dumating tayo sa point na maging okay na. And yun, for me, hindi ko siya nakikita masama talaga. Pero hindi ko ina-encourage lahat, ha? Kasi especially sa Facebook din na every time na pinapromote ko din, ang daming nagko-comment na sa akin ng gano'n na parang dahil ako yung gumana.